Well, hello there everyone! My name is Azanet and welcome back to my channel. Yung pong mga nagtatanong kung halimbawang kayo yung magre-resign, anong makukuha nyo sa inyong employer, syempre po unang-una makukuha nyo yung huling buwang sahod nyo kasi pinagpapauhan yan o yung tinatawag natin last pay. Ano po? Kasama po riyan yung proportionate amount ng inyong 30-month pay. Kung kayo po ay nadudukan ng tax at kinakailangan may tax refund, kung hindi naman pasok dun sa taxable income, marirefund po yun sa inyo. Kasama rin po yun. Kung kayo po ay entitled na o naka-isang taon na kayo employer at meron pa kayong mga service, incentive leave, or unused leave credits na commutable to cash na pwedeng gawin cash, kasama rin po yun. Kung meron pa po kayong mga ibang tinatanggap, incentives, supposedly kasama po yan dun sa inyong huling kabayaran. Kailan nyo ba matatanggap yung huling bayad nyo pag kayo ay resign? So, after 30 days po na kayo ay nakapag-resign, dapat po matanggap nyo na yan. Along with your certificate of employment, syempre, provided po nakapag-clearance kayo. Importante yung nakapag-clearance kayo. Ibig sabihin, malinis na, wala na kayong obligasyonis kay kumpanya. Kaya po, mabuting asikasunin nyo po yan. Tanungin nyo na si company, as soon na kayo ay nag-resign, magtanong na po kayo paano yung proseso ng inyong claims, yung last claim ninyo at ng inyong freelance. Okay po? So, mahalaga po yung mga bagay nyo. Maraming pong salamat sa panonood. Don't forget to subscribe this channel.